Well, yun nga po yung ating pag-uusapan. Ito hong logong ito ng Office of the President. Yan po'y dapat exclusive sa presidente. Siya lang po ang pwedeng gumamit ng logong yan. The term exclusive, ah? Exclusive, mga utol. Siya lang ang pwedeng gumamit. Yung presidente lang. Naka-indicate talaga yan. Ha? Nasagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Yun po yung nakalagay eh. So ang tanong, bakit po ito inagagamit ng iba? Isipin mo, yan po, inirigalo yung logong yan, inirigalo po sa office ni kay Leni Robredo, ay dating presidente siya eh. Isipin mo mga utol, no? Sisimplehan natin eh. Seal ng presidente ng Pilipinas. Sa madalit sabi, dapat siya lang ang gumagamit nito, no? Yung logo na yan, no? Yung seal, yung sagisag. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Mainit na mainit na pinag-uusapan sa social media ngayon yung koronang inirigalo kay Leni Robredo na may official presidential seal, mga utol, nagawa ni Jess Santo Domingo. So alamin na natin ang usapin hinggil dito sa koronang ito, mga utol. Tuloy na natin. Ibinida sa launching ng Angat Pinas Incorporated or API ang ilan sa mga bagay na inirigalo kay dating Vice President Leni Robredo nitong nakaraang halalan. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang corona na likha ni Jess Santo Domingo, kung saan ay nakalagay pa ang simbolo ng Pangulo ng Pilipinas. Ngunit ayon pa sa mga netizens at sa isang abogado na si Attorney Bruce Rivera, ay labag sa batas ang hindi otorisadong paggamit ng presidential seal. O, tama mga utol, dahil presidente lamang dapat ang gumamit ng seal na ito. Okay, yan ay nakalagay sa ating batas, nakasaad. Tuloy na natin. Ayon sa batas, ay tanging ang Pangulo lamang. Ayan, basahin natin ha. Section 1, no? Executive Order number 141. The seal of the President shall be for the exclusive use of the President. Accordingly, any other person and or organization are prohibited from using the seal. Yun ha. Malinaw na malinaw yan. Prohibited. Kung kahit anong organisasyon o kahit sinong tao ay prohibited na gamitin ang seal ng presidente. Ang ng Pilipinas ang maaring makagamit ng naturang simbolo. Hindi nga nakaligtas ang kamangmangan ni Leni Robredo kay Attorney Rivera at naglatag pa ng batas ang ilan sa mga eksperto patungkol sa paglabag ni dating Vice President Leni Robredo at maaring makasuhan pa ito ng tuluyan. Proper ba ito ginawang corona ang official seal ng presidente para irigalo sa dating VP tapos na ang termino at natalo sa eleksyon? Gamitin man o hindi, it is irregular and improper kasi a crown signifies royalty. Hindi naman rena at hari ang mga pinuno natin. Kung may delikadesa si Madam, sana di na lang niya tinanggap ang corona na may seal ng Pangulo dahil tapos na ang termino niya as VP at natalo siya. Kumbaga, delikadesa, bakit ako pumalag? Kayo lang may karapatan? Di ba nga super talak kayo kay BBM na nagsabi na siya ang nagpagawa ng mga wind turbine sa Bangge? So, kung ginawa niyong simbolo ng monarkiya ang seal ng Pangulo na kasalukuyang opisina ni BBM para ikorona sa talunan, di ba mas pagkukunwari yan? Hinding-hindi kayo makakalusot sa talak ko. Kung gustong magkakorona ni Madam, doon siya pumunta sa England at agawan ng boylet si Camilla. Corona ang abot niya, yung may tinik at tetanos. Ayon pa sa bata. And anyway mga utol, pero wala sana magiging, tingin ko wala magiging problema yon kung ang kung nanalo o naluklok na presidente ay si Leni Robredo. Kaya lang hindi siya si BBM. Kaya palagay ko eh yun, eto'y galing na sa mga eksperto o sa mga lawyer, no? Mga utol, ayan, tsaka malinaw naman na nakasaad sa ating batas na dapat ay alam niya yon. Okay, tuloy na natin. As prohibition against the forgery and unauthorized use of the seal of the President of the Philippines. Section 1. The seal of the President shall be for the exclusive use of the President. Accordingly, any other person or organization are prohibited from using the seal. Section 2. The unauthorized use of the seal of the President in various forms such as, among others, stickers, stamps, business cards, passes, car plates, clothing, tokens, souvenirs, and stationaries shall constitute illegal acts.
Sipin mo, no, napakalinaw ng sinasaad ng mga batas na ito, ng batas na ito, no, mga utol, di ba? Napakalinaw ng pagkakatahi ng paragraph, mga utol, no? O, ayan. Bawal sa stickers, stamps, business card, passes, car plates, clothing, tokens, souvenirs, and stationaries. Lahat yan ay bawal lagyan ng official seal, ay official ng official presidential seal. Okay? Napakalinaw niyan, mga utol. Tuloy na natin. Likewise, prohibited are the unauthorized manufacture, sale, din, and distribution of the seal of the president in various forms, such as those stated therein. Any person or organization found guilty of violating this provision shall be subjected to the penalties as provided for under Article 179 of the Revised Penal Code. Section 3, the forgery or fraudulent alteration of the seal of the president shall likewise constitute an illegal act. Any person or organization found guilty of violating this provision shall be subjected to the penalties as provided for under Article 161 of the Revised Penal Code. Ibig sabihin, pati yung gumawa, posible makakasuhan, mga utol, no? Yung gumawa mismo ng corona na may seal ng ng ating presidente. Okay? Posible kasi nakalagay din sa batas din eh. Pero anong penalty o anong bilang ng pagkakulong, may ganun, 'di ba? O anong fine? Magkano babayaran? Merong yang ganyan, 'di ba, mga utol? Tuloy na natin. Section 4, the Presidential Security Group, Department of Justice, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Metro Manila Development Authority, and the Land Transportation Office shall immediately enforce this order and ensure its proper implementation, monitoring, apprehension, and confiscation, investigation and filing of appropriate charges for violations thereof. Meron na talagang violation, no? May i-charge na 'di ba? Mga utol, tuloy na natin. Pero ito yung isa sample lang ho, ipapakita ko sa inyo. Kita ba niyo yung logo niyan? Ayan po ah, logo. Ayan oh. Yung logo niyan ay Office of the President. Dapat exclusive yan sa Office of the President. Pero ginamit po ni dating Vice President Leni Robredo at iniregalo sa kanya. Ewan ko kung ano inyong masasabi dyan. Kaya nga. Kayo mga utol, anong masasabi nyo hinggil sa usaping ito? I-comment nyo na lang down below. Tuloy na natin. Pero bago ang lahat, muli ko po kayong inaanyayahan na mag-follow, mag-subscribe dito po sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Click ang notification bell, like, and share po ng mga video sa channel na ito. Well, nga po yung ating pag-uusapan. Ito hong logong ito ng Office of the President. Yan po'y dapat exclusive sa presidente. Siya lang po ang pwedeng gumamit ng logong yan. The term exclusive, ah? Exclusive, mga utol. Siya lang ang pwedeng gumamit. Yung presidente lang. Naka-indicate talaga yan. Ah? Nasagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Yun po yung nakalagay eh. So ang tanong, bakit po ito inagagamit ng iba? Isipin mo, yan po, inirigalo yung logong yan, inirigalo po sa office ni kay Leni Robredo, ay dating presidente siya eh. Isipin mo mga utol, no? Sisimplehan natin eh. Seal ng presidente ng Pilipinas. Sa madalit sabi, dapat siya lang ang gumagamit nito, no? Yung logo na yan, no? Yung seal, yung sagisag. Okay, sumasagisag, sumisimbolo ito ng Pangulo ng Pilipinas. Kung hindi ka nga Pangulo, eh, wala kang karapatang gumamit. At yun, eh, doon, nakasaad yan, malinaw na malinaw sa mga batas na ito. Ayan, no? Diba? Exclusive use of the president. Exclusive. Tapos. At dati siyang vice president, hindi nga siya naging presidente. Bakit gumagamit ng logo ng Office of the President? Parang ginawa nilang laruan ito. So, para doon sa kanyang angat buhay non-government organization. Sabi mo nakalagay rin, no? Kahit sa stickers, sa stamps, sa mga business cards, bawal siya gamitin sa kahit ano. Yun lang yun. Diba? In-indicate dito lahat, kahit saan, bawal siya gamitin. Hindi ko alam kung ito'y nananadya para mapag-usapan or ginagawa nila dahil hindi nila alam. Bawal po yan. Inuulit ko ang sagisag ng Pangulo ng Pilipinas, presidente lang ang pwedeng gumamit ng logong yan. Kasi itong logong ito, exclusive yan eh. Kita nyo,
Ayan, no? Yung logong yan. Presidente lang po ang dapat gumagamit niyan. Wala nang iba. Pero bakit ginagamit nung kampo ng dating Vice President Leni Robredo? Kaya dapat ito'y maimbestigahan din. Hindi naman sa paghihigpit. Kung hindi respeto, tumakbo siya, lumaban siya noong nakaraang eleksyon, natalo siya. Noong June 30, expired na yung kanyang posisyon bilang Vice President. Kasi iba yung logo ng Presidente, Office of the President, at saka Office of the Vice President. Oh, tama yan, mga utal. Magkaiba sila ng logo, nung seal. Okay, tuloy na natin. Totally, hindi na niya pwedeng gamitin yan. Yung logo ng Office of the Vice President, wala na siya. At saka yung logo mismo ng Presidente, dahil hindi naman siya naging Presidente. Exactly. Kahit nga yung mga dating Pangulo, hindi pwedeng gamitin yan eh. Bawal po yan eh. Ang gumagamit lang ng logong yan ay kung sino ang Pangulong nakaupo. Ay anong tingin nyo rito, bakit po may mga ganyan? Kaya inuulit ko, ito ho ba ay sinadya para pag-usapan? Or iniinsulto niya ang lehitimong dapat gumagamit niya? O iniinsulto ng kailang grupo ang mamamayang Pilipinong hindi nakakaintindi? Or baka alam namang bawal yan pero nananadya sila? Hindi ko ho talaga makita ang lalim ng kanilang, kung merong lalim na pinanghuhugutan sila. Gusto ko malaman ang inyong komento hinggil dito, mga utol, na dapat ba makasuhan si dating Vice President Leni Robredo at pati yung gumawa nito? Ano sa inyong palagay? Pa-comment na lang sa comment section, mga utol, ang inyong mga opinion at iwasan natin mag-away. Tuloy na natin. Inuulit ko, kahit to sa mga simpleng tao, nag-aral man o hindi, alam mo naman, logo ng Office of the President yan, sagisag ng Pangulo ng Pilipinas ang nakalagay doon. So, iisa lang naman ang Presidente ng ating bansa. Kaya nga kahit na dating Pangulo, hindi pwedeng gumamit yan eh, pag wala ka na sa posisyon. Tama. So, sa ngayon, ang allowed na gumamit ng logong yan ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi siya yung nakaupong Pangulo, may mandate, elected President. Eh nakakapagtaka kung bakit po ginagawa nila yan. Di ba? Kayo po, mga nanonood, nakikinig. Ano po inyong masasabi niya? Ito ba ay tamang gawain? O ito ba ay nang-aasar lang? O nagpapapansin lang? Para sa akin, sagutin ko na rin, mali gamitin ng kahit sino ang logo ng Office of the President. Sangayon ako. Tsaka nakalagay naman yun sa batas. Parang hindi naman... Kumbaga, ano ba? Hindi ba nila alam na pwede sila makasuhan dahil sa ginawa nila na yon? 'Di ba? Nakalagay sa batas eh. Kaya mga utol, no? So, mali nga. Tama si Sir Mike Abe. Tuloy na natin. Bawal 'yan. Alam ko may mga dapat na sinusundol diyan eh. Dapat din maimbestigahan, papanagutin. Kasi kung ginawa 'yan ng dating Vice President, na dapat alam niya. O iniregalo. Yun sinasabi ko, dapat alam niya 'yon. Na hindi pwedeng mangyari, na hindi pwedeng gamitin itong sagisag na ito. Tuloy na natin. Sa kanya, dapat hindi niya tinanggap. Yun. Kung walang kinalaman dyan si dating Vice President Robredo, ay dapat ikanyang sinita o hindi niya tinanggap yung regalong yan na may logo ng Office of the President. Dapat alam niya na wala na siya sa posisyon at saka hindi naman siya naging Pangulo. Natalo siya nung nakaraang eleksyon. So, maraming tanong eh. Na hindi ko maintindihan kung bakit ito ginagawa nila yan. Anyway, bahala po kayong mag-react, comment dyan sa isyong yan na ating pinag-uusapan. Samantala sa iba nating mga balita ho. Na Okay, mga gandun lang muna mga utol ha. O, gusto ko malaman ang inyong opinion hinggil sa paksang ito. Pa-comment na lang mga utol. Ayoko nang magsabi pa na kung ano-ano. Alam nyo naman rin mali. Kaya na nga, nakalagay na nga yung batas na nagsasabi. Okay mga utol, muli ako si Target Akilis. In behalf of the Real South Pride Production, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Tayo magpapatuloy mga utol at susubaybayan natin ang pamumuno at panunungkulan ng ating bagong presidente si Bongbong Marcos. Okay, kayo mag-iingat palagi. Keep safe mga utol, salamat at saludo po ako sa inyong lahat. God bless po.